Please be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Welcome back po mga kabarangay. Kalakip ng postponement ay naku po ang extension ng termino ng barangay officials. Hindi ko po nila lahat, ano, may mga galing tayo mga kapitan. Naging guest pa nga natin gaya ni Kap Joji ng Ilocos at ni Kap Lisi ng Pasig. Pero ewan ko ba sa dami ng natatanggap ng ating programa, mga 100 plus complaints a week laban sa mga kapitan at kagawad nationwide, ay hindi siguro angkop na pahabain pa ang termo nila. Opo, tama po yan, Kags Butch. Kaya po ang katanungan naman po talaga, meron bang katotohanan ng ating Presidente Bongbong Marcos Jr. ay paglalaban daw po ang extension form ng 3 years to 5 years na po? Kung sakaling mangyari ba yan, Usec, ay aabutin na po ng next presidential elections ang ating mga incumbent barangay officials. May mga nagtatanong po, gagamitin na naman daw po ba ito para sa susunod na presidential elections? Ang pagkakaalam ko dyan ay hindi makikinabang ang incumbent president, kung umpisa sa presidente ng Pilipinas, tapos sa governor, tapos sa mayor, down to barangay. Okay? So, kung yan ay panukalang batas, ang isa naman sa kagandahan nito ay mababawasan natin ng isang eleksyon. Kasi ang pagkakaalam ko, 2 5 years. So, 2 eleksyon lang ang mangyayari at makakapag-concentrate ang ating mga barangay kapitan, kagawad, dun sa trabaho sa barangay. So, ito yung isa sa dahilan na yung advantage nito. Alam mo naman ang eleksyon sa barangay, talagang personalan yan. Opo. Sabi ko nga, sa presidente, hindi mo malalaman kung binoto ka. Pero sa barangay, malalaman mo kung binoto ka nung constituent mo o hindi. At dyan, nagkakaroon ng initan, no? So, ito yung isa sa mga panukalang batas na nadidinig ko ngayon. At again, ang alam ko dyan, hindi sila makikinabang dyan. Maraming salamat po, Usec. Ibig po sabihin yun, mga kagawad, mga kapitan, eh kahit ipasa ang batas ngayon, eh, hindi po siya retroactive. Ano po, correct, Usec? So, tanong ko lang po, 2 beses na po na postpone ng election dahil kailangan daw magtipid. Yun lagi po ang sinasabi, ngayong postponement na naman, hindi pa sapat na pagtitipid na po yung unang 2 beses na postponement? At saan po ba ginamit, Usec, yung natipid na 2 postponement na napunta? Saan po napunta yung pera na yon, as in projects po ng gobyerno? Alam mo, sa totoo lang, ano, ang nakita natin dyan, Kagboots, talagang yung first 2 ay politika. Dahil that is mid-year election, mid-year campaign. Pero this time, meron talagang purpose. Ito nga yung pang-augment natin sa COVID-19, na kung saan pag tumaas ito at lalo na sa pagtaas ng gasolina. Pero anyway, basta naman na malakas ang alam ko naman na makikinig ang ating presidente sa mga hinaing ng ating mga mamamayan kung talagang gustong-gusto na nila na magkaroon ng barangay election. At sabi ko nga, ang akin naman, kahit na araw-araw tayo magka-barangay election, kung hindi magiging mulat ang ating mga mamamayan, eh kailangan kasi nagre-reklamo tayo, hindi tayo nakatanaw lang. Kailangan maya't maya, pinupunan natin ang ginagawa ng inyong kapitan, ng inyong kagawad, ng inyong SK. Hindi yung sasabihin nyo na matapang si kapitan, meron pong mga ahensya ng pamahalaan para bantayan sila. Kaya nga kami, itong programa ng Sa Barangay Tayo, ay ino-offer na namin sa sambayan ng Pilipino na pwede na po kayo dito magreklamo dahil itong darating na linggo, magkakaroon na kami ng Board of Directors meeting ng Volunteer Against Crime and Corruption. At dito, tatalakayin na namin kung paano kami makikipag-ugnayan sa COA, sa Commission on Audit, at saka sa Ombudsman, na kung saan ito yung ginagawa namin noon, na kami ang nagiging complainant kasama ang mga kagawad na magbibigay ng impormasyon o yung mga mamamayan. Hindi na po kayo mahihirapan dahil nandito na po talagang
Kasi kami, naging CPU kami ng ombudsman. Anong ibig sabihin nun? Isa kami sa mga galamay ng ombudsman para prosecute namin yung mga tiwali ng mga government official at saka yung mga criminal within our area of jurisdiction. Kaya nga dito nakilala ang BACC. At umasa po kayo na talagang dito ngayon, kamukha ng sinabi ko sa kay Usec Chito Balmusina, na makakatulong niya ako. Makakatulong niya ang Volunteer Against Crime and Corruption sa paglilinis ng mga tiwali at abusadong mga barangay officials sa pangunguna ng kapitan at ng kanilang mga barangay treasurer. Alam nyo, sa totoo lang, meron akong dalawang kaso. Yung isang kaso ngayon, isang barangay captain dito sa Rodriguez, Rizal, na kung saan sinakop niya na yung lupa ng may lupa. Nag-extend siya ng kanyang kusina, naglagay ng bahay ng kanyang anak, at naglagay pa ng babuyan sa lupang katabi niya na may titulado at talagang ginamit niya yung pagiging abuso. Alam niyo ba na itong may-ari ng lupa, nagbabayad na sa kanya ng kalahating milyon para gibain niya lang yung kanyang sinako. Alam mo na ang humihingi pa ng 150 square meter, kapitan, napakawalang hiya mo. Sa totoo lang, kung yan ay may katotohanan, hindi lang pagka hinawakan namin ang kaso na to, hindi ka lang matatanggal, ipakukulong ka namin dahil yan ay grave abuse of authority, corruption, at saka ho yung pagnanakaw ng lupa. Land grabbing yan, kapitan. Alam mo kung sino ka. At merong isang kapitan pa dito sa Maynila. Nung time na nagpalinis si Mayor Sco, naapektuhan yung kapatid nitong kapitan. Tapos nakiusap siya na tumira siya sa lupa nitong isang matanda na almost 80 years old na. Nakiusap siya at pumayag naman yung matanda na tumira siya doon dahil prime lot eh. So ang bayad niya 30,000 a month. Nung umalis na yung kapatid, yung kapitan ay pumasok doon sa lupa na hindi naman siya ang kakontrata. At pagkatapos, hindi na nagbayad dito. Kung nagbabayad man, papatak-patak lang. Ngayon, kailangan na nung matanda yung lupa. Aba, sabi ni kapitan, alam nyo, sana hindi totoo to kap. Sabi mo, hintay mo na lang na mamatay yung matanda para angkinin mo na yung lupa. Ito yung pagka nag-statement sa akin yung matanda na ito yung sinabi mo, kap, unang-una, hindi ikaw ang kausap at almost 1 million na ang iyong hindi pinagbayad yan. At sasabihin mo na ulyanin yung matanda dahil sinulatan ko to palagay ko may paglalagyan ka. At ito, sa lahat ng nanonood at nakikinaka sa ating programa ngayon, ito nang panahon para yung mga barangay official ninyo ng mga tiwali, mga, yan na nga, nagnanakaw ng pondo ng barangay, tapos inaabusong kanyang katungkulan, ito na po, ino-offer namin ang aming programa na sa Barangay Tayo dahil magkakaroon din kami ng tie-up with BACC para dito, kung magre-reklamo kayo dito, magte-take cognizance kami sa inyong mga ipapasok na kaso dito. And definitely, bo-broadcast natin dito kung sino-sino ito. Basta't meron po tayong ebidensya. Tandaan nyo ha, kailangan po may evidence dahil hindi po kami hawak ng kaso kung ito ay kuro-kuro, haka-haka o kwento lang. So, ayan, Kag Butch. Maraming salamat po, Usec. Usec, noon pong nangangampanya po ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ang isa po talaga sa pinaka-isinusulong niya ay papakinggan niya raw po ang boses ng taong bayan at ang unity po. Ito po talaga ang madalas po natin naririnig sa ating Pangulo. Pero ngayon po, Usec, ang ating mga kababayan, ang inanain po nila, sana po ito pong unity na to ay maramdaman din po nila pagdating po sa request po nila na matuloy na po itong barangay and SK elections. Alam mo yan naman eh, pinakikinggan naman ng ating mga pangulo yan, no? Tapos tignan natin kung ano yung talagang pagka naman na talagang yan ang clamor ng ating mga mamamayan, palagay ko pati yung ating mga senador at congressman ay talagang makikinig. At siguro kailangan maging bukas ang kanilang pananaw na itong hinihiling ng ating mga mamamayan. Kaya lang ang sinasabi ko nga sa inyo, kung halimbawa't humihingi tayo ng eleksyon ng ating mga barangay, sana tuloy-tuloy din ang ating pagbabantay
sa ating mga barangay, dahil kahit mag-election tayo araw-araw, pero kung pababayaan nyo lang ang ating mga barangay kapitan, kagawad, SK na mag-abuso, pagsamantalahan ang pondo ng barangay, eh parang isang aso yan na nagpalit lang tayo ng kulyar. Opo. O yung collar nila. So ang atin, kailangan maging proactive tayo. Kailangan bukas ang ating isipan at ang ating pananaw, at kailangan manindigan tayo pagka itong mga barangay official natin ay talagang nagsasamantala. Huwag natin pabayaan na magkaroon ng sungay ito na mag-abuso sa ating mamamayan. Kumbaga, Usec, Kags, Butch, it is also our responsibility po to hold them accountable. Yes. Kahit sino pa po yung maupo sa posisyon. Tama, tama. Napakaganda yung sinabi nyo, at natutuwa nga ako sinabi ni Usec, kaya tuloy ako napatingin sa taas ngayon at ako'y nagbabalik tanaw. Sapagkat I was elected kagawad po, mga kabarangay, way back 2013. Handa akong lumaban noong 2016, which was the first extension namin. Tapos nga itong 2018, nahalal ulit ako. Eh, nag-design naman po ako, mga kababayan, sapagkat ako po'y nag-abroad at meron po tayong oportunidad na makapagsilbi din po doon. At any rate, sinabi nga ni Usec, nagkikwentuhan kami, kahit ilang election pa yan, kung yun pa rin ang mga uupo dahil sa mga rason na hindi nyo talaga gusto ng pagbabago, dahil karamihan sa ating mga kababayan ay tumatanggap ng pera kapalit ng kanilang boto, eh mag-election man tayo bukas, wala rin naman mangyayari. Kaya different color nga lang po ang sinasabi po ni Usec. Kaya po, responsibilidad talaga ng tao, may election man o wala, na sila mismo sa mga kamay nila ang darating na pagbabago at hindi dahil sa politiko. Tama yun, no? Sa katunayan, kahit ngayon, pwede nyo nang patanggal yung kapitan nyo pagka meron kayong konkretong ebidensya. Lalong-lalo na kung yan ay nag-aabuso. Kahit ngayon, hindi na natin papaabuti ng December 5, 2022. Pwede nyo nang sampahan ng kaso yan, lalong-lalo na kung meron tayong ebidensya sa COA. Dahil ang pinakamabilis para mapatanggal natin yan ay yung malversation of public fund, falsification of public document. At dito magaling ang Volunteer Against Crime and Corruption dahil may mga abogado kami. At dito sabi ko nga, walang pinakamagaling na ebidensya kung hindi ang record ng COA. Pagka may disallowance ka dahil yan, ay nailabas na ang pera ng barangay, nagastos na, at obligasyon ni Kapitan at obligasyon ng treasurer na i-liquidate yan. Yan ang karamihan na kaso ngayon ng mga barangay. Milyon-milyon na pera ang nailabas nila sa kanilang depository bank pero hindi pa naliliquidate. Actually, sa barangay ko, 26 million kinamataya na ng kapitan. Kailan pa tayo kikilos, gobyerno? Kaya nga ito ang tamang-tamang panahon na I hope ating COA chairman, Joe Calida, ay maibalik sa dati ang sistema na hindi lamang certification ni Kapitan ay pwede nang mag-withdraw ang treasurer sa banko nang walang kahit anong dokumento. Kailangan ho, bago ka maglabas ng pera sa banko, andyan na yung Barangay Council Resolution authorizing the treasurer. Dapat lahat ng papeles mo, kahit budget yan, kompleto yon. At dun mo makikita ngayon kung merong mga ghost delivery. Doon makikita ngayon kung merong ghost project, kung merong overpricing, doon po natin makikita. Kaya napaka-importante po nito. Sa totoo lang, yung pagiging vigilant ng mga constituent, and of course, kagawad. Yung mga kagawad natin, kayo ang makakapaglabas ng kamalian ng inyong kapitan at ng inyong treasurer. Maraming salamat, Usec. At Usec, nababanggit nyo na nga po na ang Volunteers Against Crime and Corruption or VACC ay magiging kaakibat po ng DILG at mga kabarangay po natin pagdating sa pagiging accountable ng ating mga barangay officials. Usec, meron po nagtatanong sa atin si Ms. Dalia Kolimlim na kung paano daw po ba magiging miyembro nitong VACC, ano po ang mga dapat gawin, may mga ipapasa po ba, ano po ang proseso? Alam mo, tama-tama, ano, dahil magmi-meeting kami this coming week at doon ko mumungkahi
na magkaroon ng active barangay volunteer against crime and corruption. At ito ay magiging conduit natin, ipapa-register natin ito sa DILG para ang magiging NGO representative pagdating sa mga bidding ay itong ABAC, no? Dahil dito ay talagang mabubusisi natin ang gusto, ang pananalapi ng barangay, at makikita natin kung ang mga barangay captain at barangay treasurer and of course the barangay kagawad will follow the procurement law. Kaya umasa po kayo at pagiging membro, ito po, i-open na namin ang BACC sa buong Pilipinas at kada barangay maglalagay kami ng volunteer against crime and corruption. Ito na nga yung active barangay volunteer against crime and corruption. Ayan. Maraming maraming salamat at antabayan na natin kung paano po ang proseso na yan. Magbabalik po ang sa Barangay Tayo at pag-uusapan pa rin natin ang planong postponement ng barangay election. Huwag aalis, pera lang kung barangay officials kayo na hindi pinaalis. Parang Usec, temporarily permanent o permanently temporary lang yan. Abangan dito yan lahat sa Barangay Tayo.